The 2020 People's Budget not only addresses the gaps that hold back our national progress, but also embodies the collective hopes and aspirations of our people. 4.1 trillion pesos. Ito ang proposed national budget para sa taong 2020 na formal na ngayong araw na isinumite ng Department of Budget and Management o DBM sa Kamara. Kumpara sa nakaraang halaga noong 2019 na nasa 3.662 trillion pesos, tumaas ito ng 12%. Ibinahagi rin ng Kamara ang listahan ng mga departamento na bibigyan nila ng prioridad sa alokasyon sa nasabing budget. Kasama sa top 5 dito ay ang DepEd na mayroong 673 billion pesos, DPWH na mayroong 534.3 billion pesos, 238 billion pesos naman para sa DILG, DSWD na mayroong 195 billion pesos at Department of National Defense na mayroong 189 billion pesos. Bibigyang prioridad din ang pagkakaroon ng sapat na budget para sa mga naunang programa na ng Administrasyong Duterte. Tulad na lamang ng Universal Healthcare Law, 4Ps, BARMM, Rice Liberalization Act, DHSUD Act, at NTF-ELCAC Act. Nilinaw naman ni House Speaker Alan Peter Cayetano na hindi na mauulit muli ang pagkakaroon ng pork barrel sa Kamara. Sa oras umano na matalakay na nila ang paghahati sa budget sa bawat rehiyon, ay tiniyak niyang magiging pantay ito base sa pangangailangan ng isang rehiyon at hindi sa dami ng representante nito sa Kamara. Take note, hindi equal, equitable, no? Kasi hindi mo naman talaga mai-equalize lahat. Hindi mo pwedeng i-divide into regions or municipalities and then i-divide yung budget. Matapang din niyang ipinahayag ang kanilang pagsugpo sa korupsyon, lalo na't isa ito sa mga programa ni Pangulong Rodrigo Duterte. You will see a Congress who will be participating not in corruption, but will be participating in the fight against corruption. So you will expect a Congress that is alive. Inaasahang sa Huwebes, Agosto 22, magsisimulang talakayin ang hatian ng iba't ibang rehiyon sa proposed national budget. Jamie Pancho, Newsline.